Hello guys, this is my painting last 2020. Title po nito ay The Bride of the Sea. Napaka-meaningful po sa akin ito kasi as a single, parang yung aura ng isang babae ay naghihintay sa kanyang magiging future husband, ganun. Nagustuhan ko siya kasi yung gown niya parang naka-attach sa wave ng dagat sa may seaside. Nagtatanaw sa malayong lugar. Nag-iisip kung ano ba dapat yung gawin niya or kung hintay niya yung talagang ibibigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya alam kung kailan darating. Pero sa pagtanaw niya sa dagat at langit, andun yung kumpiyansa niya sa sarili niya na darating din yung araw na yan. You see, makikita mo sa mga sa bawat texture ng paint ko na parang may meaning siya. Diba? Oh, see, look. Ito ay naka-reserve na. Pero soon, mapupunta sa Australia. Hindi ko pa alam kung magkano, pero nasa buyer na yun kung magkano yung bibigay niya. Sa akin naman, as long as yung parang naipakita ko sa lahat na parang pamahagi ko sa lahat yung mga artworks ko ay parang ang saya-saya na sa pakiramdam. Kasi mula nung bata ko, mahilig na talaga ako mag-painting, mag-drawing, ganun. Sa dahil sa kahirapan, hindi, may wala akong kakayahan, wala kaming kakayahan makapagbili ng gamit o art materials. Kasi, syempre, may mga art materials na medyo mahal. Kaya, inisip mo na lang, pambaon mo na lang sa school. Ayun. Tapos, nung nag-abroad ako dito sa pangalawa kong amo, parang sa una kong amo, nag-drawing din ako. Pero, dahil nasa sobrang busy sa trabaho, kaya hindi ko na naasikaso. Hanggang dito sa pangalawa kong amo, parang nagkaroon ako ng time. Then, may sarili naman akong kwarto, kaya para may freedom ako, nagawin ko yung gusto ko dito sa art. Then, look, yung mga artworks ko, nakapag-ipon din ako. Ayan. Diba? Marami pang kulang. Pero,
awa ng Diyos. Lahat ng sahod ko. Ay, hindi. Yung mga natitira sa sahod ko. Kasi syempre may priority din ako yung project ko sa for myself and my parents, for my family. Parang doon ko ibigyan ng attention. Tapos yung IMG. I look at my painting. The Bride of the Sea. Maliit lang siya. Parang gusto ko pang gumawa ng malaki. Nasa likod, hindi pa tapos yan. So, matatapos din. Kawa din ako ng video. Look yung mga gagawa ko kagabi. Eh, kahapon. Matagal na yun. Tapos yun, gagawa ako ng mga flower tutorial din. Ang ganda pag pinagsama-sama ko siya. And that's it. Gusto kong gumawa ng another Pride of the Sea. Soon, mas malaki. Kasi ang ganda talaga niya sa personal. Sabi nga ng amo ko eh, very supportive. Wow, you're so great, girl. You're so talented, man. Very artistic, ganun. Parang ang saya-saya ko nung sinasabi ng amo ko. Dito. Tapos yung alaga kong panganay, tinuturuan ko. Tapos dun siya na mas na-attract sa arts. Ang dami na niyang painting. Yung mga iba kong painting, nabenta ko na yung isa, ay yung dalawa. Tatlo pala. Ito, reserve ito. Ito, so, makukuha na nila. Ito is 10 o'clock flower. Hindi pa masyadong na finishing. Bagyan ko pa siya ng golden background. So, video ko rin. Ayan yung aking sunflower clock. Sunflower wall clock. Dati, meron akong video kaya lang sa isa kong YouTube na upload. And then, na-delete ko pala yung original video niya. Sayang nga. Ayan. Ito naman, pwede siyang i-frame or pwede siyang hindi i-frame kasi naka canvas box, wooden box, ay wooden board box, parang yung kwan. Diba? Thank you for watching. Sana magustuhan nyo. Someday, magbibigay ako ng free painting sa mga yung mga talagang susubscribe at nanonood sa mga YouTube videos ko. Salamat! Salamat, guys! Thank you! Thank you for watching! Bye.